kauna-una ang small displacement na naka-naked handlebar Suzuki Skydrive Crossover. Magkano na nga ba ngayong taon? Tara, silipin natin. Sa unang tingin ay makikita mong kakaiba siya kumpara sa ibang scooter na below 125cc dahil siya ang kauna-unahang scooter na naka-naked handlebar o sports touring handlebar. At sa mga gulong nito na naka-semi-block na kayang tahakin ang iba't ibang uri o kondisyon ng kalsada, mapa rough road man ito or paved or unpaved road, ay kayang-kaya ng motor na to dahil nga sa kanyang gulong na naka-semi-block tire. Bukod sa malakas ang dating ng motor na to, ay talagang malakas din talaga yung kanyang makina dahil gawa nga siya ng Suzuki. Sa kanyang looks ay makikita natin ang kanyang napaka-aggressive design dahil sa touring scooter nga ito at sa napaka-stylish at napakagandang pattern ng kanyang mga decals dito sa side bearings hanggang dito sa kanyang kweta. Ang kulay ng motor na nire-review natin ngayong araw ay pearl ash blue. Dito sa kanyang front face ay makikita natin na kulay black lang yung kanyang bearings na dito sa kanyang bandang gitna, bandang itaas ay makikita natin yung Suzuki brand, maliit lang, at sa gilid naman ito ay may jelly logo na FI. At sa bandang ibaba naman ito ay may konting touch na kulay pearl ash blue na nakalagay yung crossover. Makikita natin dito sa ibaba ang kanyang mga ilaw, ang kanyang headlight ay naka-halogen pa, ang kanyang mga signal light ay naka-bulb type, at ang kanyang taillight. Ang kanyang front fender ay kulay blue din, mga decals na kakaiba yung pattern. Dito sa kanyang gilid ay makikita natin at naka-highlights dito sa gilid yung SkyDrive, malaking font, at may orange lang na linya dito sa kanyang itaas. At may mga kulay black na pattern dito sa kanyang ibaba. Sa bandang hulihan naman ay meron pa rin sticker or decals na naka-highlights naman yung crossover, at may mga pattern pa rin na kagaya dito sa kanyang unahang gilid na may touch pa rin ng kulay orange, at meron pang mga black dito na pattern sa kanyang bandang ibaba. Majority na kulay dito sa motor na to ay pearl ash blue at kulay black na kombinasyon dito sa kanyang bandang gitna. Napaka-sporty design din ang kanyang full digital panel na makikita mo na rin ang mga pangunahing informasyon sa motor na to. Bago pansin din yung kanyang colored na brake caliper at ang kanyang suspension na talaga nagpaangat pa sa angas ng motor na to. Ang motor na to ay equipped ng SET, so ibig sabihin low gas consumption pero napakaganda ng performance. Naka-FI na rin, mas pinatipid sa gas. Siyempre Japan quality dahil gawa nga siya ng Suzuki. Talagang reliable at matibay ang motor na to. Sa kanyang specs ay wala pa rin namang nabago, 113cc to be exact. 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 bulbs. Kanyang bore and stroke ay 51.0mm by 55.2mm. Ang kanyang maximum power ay 6.7kW at 8,000 RPM. Na mayroon namang maximum torque na 8.5Nm at 6,000 RPM. Madali lang i-maintain ang motor na to dahil naka-air-cooled pa siya. Naka-electric starter na ang motor na to, at ang kagandahan dito sa motor na to ay hindi nila tinanggal yung kanyang kickstart, na alam naman natin na ang mga bagong labas na motor ay wala ng kickstart. Malaking tulong ito na kapag medyo low bat yung battery natin or nagkaroon ng aberya yung battery natin ay hindi tayo mag-worry na hindi natin mapaandar yung motor. Ang kanyang tank capacity ay 3.6 liters. Sakto lang naman dahil may katipiran nga ang motor na to na kaya na tumakbo ng 50 kilometers per liter. Hindi ka na rin talaga maya't maya magpapagas dahil sobrang tipid na rin ang motor na to. Sa kanya namang dimension, meron siyang length na 1,890mm. Sa kanyang width naman ay meron siyang 765mm. At sa kanyang height ay may 1,055mm. Ang kanyang wheelbase naman ay may 1,260mm. Ang kanyang ground clearance, dahil sports touring bike nga ito, ay meron siyang 150mm. So safe siya sa mga higanteng humps ng Pinas or sa mga rough road kapag isinabak natin to sa mga mabubundok na lugar. Kung sinukat natin yung kanyang seat height ay hindi naman tayo nahirapan na putin yung ground. Flat-footed tayo nung sinukat natin. Maayos yung ating pagkakaupo dito dahil may seat height siya na 740mm. Perfecto sa mga beginner, lalo na sa mga lady rider na mahilig sa mga gantong klaseng motor. Ang kanyang front suspension ay naka-telescopic fork, at sa hulihan naman ay naka-swing
wing arm na single-sided siya. Ang kanya gulong sa unahan ay may sukat na 8090x14, naka semi-black tire na rin siya. At ang sa hulihan ay may sukat na 9090x14, semi-black tire na rin siya. Makikita natin dito yung kanya gulong at pang-touring. At parehas na rin siyang naka-tubeless. Kanyang front brake ay naka-single disc brake at sa hulihan naman ay naka-drum brake na okay lang naman dahil small displacement lang ang motor na to. Ang Suzuki Skydrive Crossover ay may mga kulay na pearl ash blue, strong red, solid black at strong yellow. Alin sa mga kulay na to ang gusto nyo or trip nyo? So comment nyo nga sa ibaba. Bago natin silipin kung magkano na ang SRP ng motor na to, ay mag-shoutout muna tayo sa mga nag-comment last week at nung mga nakaraang buwan pa. Shoutout kay Boss Rodel Madueño ng RDS Antipolo Luggage Department, Adan Rivera, Cristino Volante, Jeff Anchoris, Kaya Clemente at Cristita. At shoutout na rin ka na Bado Moto, Denver Santos, Dispatcher TV Vlog, Epic Power Music, Ichigo, Lolita Forever and Me. Shoutout na rin kay Age Chris Flores, Roda Guas, Lisa Anega, Paul Villar, Smiley Raymark, Dameson Mongado. Ang SRP ng motor na to ay 73,900. At kung gusto mo naman mag-installment ay pwede ka dito mag-down ng 4,500 at ang magiging monthly mo kapag kinuha mo to ng 3 years ay 3,700. So sa inyo palagay, sulit pa ba ang Suzuki Skydrive Crossover? Comment nyo nga sa iba pa. Kung umabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video, huwag mo naman kalimutan mag-like, mag-subscribe para maging updated ka na rin sa mga susunod pa nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.